Good day mga kabasyong, naranasan nyo na ba ang inyong sasakyan habang inapakan nyo ang inyong acceleration pedal is hanggang dun lang, hanggang 40 lang yung takbo nyo, hindi na tumataas dun. So dito sa video na to, ituturo ko kung ano o paano nyo i-diagnose ang sira ng inyong sasakyan. So pag ganun lang yung takbo nyo hanggang 40 lang, 40 or 60, hindi na tumataas, is ang malamang nasira ng inyong sasakyan is ito. Itong diaphragm na ito, responsible ito na magbukas sa ating secondary butterfly, which is yun yung nagbubukas kapag kailangan natin ng speed na mas mataas. Halimbawa, overtake tayo, yun yun. Or kailangan natin marangkana na lang mabilis. Ito yung responsible dun para sa mga decarbureted type engine. So, idadiagnose natin. Turo ko dito sa DIY na ito kung paano idiagnose kung ito ba ang sira. Para malaman nyo rin kung ano pa yung pwede nyong gawin na pag-diagnose. So, ang una, meron siyang, ito ay vacuum operated na diaphragm. So, nakakonekta ito sa body ng ating carburetor. So, ito yung hose, tinanggal ko na. Yan. Dito siya nakakabit. Dito siya nakakabit. So, yan. So, ito, may pin pa ito dito sa baba. So, kuha lang kayo ng pliers or itong tweezer. Yan. I-remove natin. Yan. Ito, huwag na huwag nyong mawala. Tapos, tanggalin natin. Yan. So, i-diagnose natin kung ito nga ba ang sira. So, yung pinagtanggalan natin ng vacuum hose kanina, kabitan natin ng another vacuum hose na nakaseparate. Yan. Suksok natin doon kung saan ang galing yun. Yan. Tapos, so, ganito yung pag-testing yan. So, yung hose na nakakabit doon sa ating diaphragm, iangat natin tong lever na ito. Yan. Ngayon, takpan. Tapos, bitawan. Ngayon, hindi siya bumababa, di ba? Meaning, okay pa yung vacuum natin. Pag nirelease ko ito, ayun. Tignan nyo, bumaba. Ulitin ko ulit ha. Iaangat ko. Tapos, takpan. Yan. Tapos, pag binitawan ko itong ano, tinanggal ko yung kamay ko sa hose, is bababa. Meaning, okay pa siya. Goods. Ngayon, pag na-experience nyo na hindi na bumababa, ibig sabihin, replaceable na ito. Itong diaphragm na to. So, ang gagawin nyo is palitan na, papalitan, or kung hindi man, okay siya. Okay siya, no? Tapos, still ganun pa rin. Malamang, barado na itong ating line na ang gagaling sa ating body mismo. Kasi meron pa siyang copper yan dito eh. Connection. So, ito. Pag tinanggal mo itong hose na to, may kita mo yun, no? Ayun. Dito siya mismo nang galing. So, kapag na-experience yung ganun, okay naman yung ano, kuha lang kayo ng karayom, tapos tusukin nyo iyan. Yan. Tusukin nyo. Tapos, ibalik nyo na yung hose. Ngayon, pag tinusok nyo na, balik nyo yung hose. Tapos, i-connecta nyo na ulit. Tapos, subukan nyong paandarin. Susubukan nyong paandarin. Ngayon, pag hindi pa rin nagbago, halimbawa, itinakbo nyo na, tapos still ganun pa rin,
eh, that's the time na kailangan nyo nang i-overhaul ang inyong karburador para matanggal yung foreign object na bumara doon sa ating linya na kung saan ang ating secondary diaphragm ay hindi nagbubukas gawa nga ng barado or sira na ang ating diaphragm. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo naman is dito sa ating butterfly mismo. Bakit? Kasi, siyempre, may mga luma na yung mga sasakyan, yung hindi nagpapalit ng air filter or pumapasok na yung dumi sa ating carburetor. Yung mga foreign object o yung dust is nai-stack doon sa ating butterfly. So, yun yung tendency na hindi na siya bumubuka kasi naiipit na siya. Naiipit na. O, yun din yung isang sakit nung sasakyan na bakit high rev ka palagi kahit binabaan mo na yung ano. Kasi hindi na lumalapat yung butterfly doon sa plate. Yung plate hindi na lumalapat doon sa mismong carb body. So, hindi na sumasara. So, hindi na sumasara yung butterfly kapag napupuno na ng alikabok, dumi, or merong naipit dun sa loob, may foreign object, may nalaglagan nyo ng tornilyo or what, kung nung kayo ay nag-aayos, yun yung cause. So, wag naman po sana mangyari yun na malaglagan ng tornilyo kasi malaki ang masisira dun pag nakapasok sa ating combustion chamber dahil maraming sisirain po yun pag ganun. Kaya ingat-ingat po pag nagdi-DIY, payo ko lang, kung hindi nyo kayang gawin, manap na lang po kayo ng ekspertong mekaniko, pero at least mas maganda na may alam po kayo para hindi kung ano-ano ang gagalawin sa inyong sasakyan. Yun lang po ang common cause nun pag ganun. Yung pag tumatakbo kayo hanggang 40, hanggang 60, hindi na siya tumataas pa. Yun lang po. So, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong videos na aking i-upload. So, maraming salamat po sa panonood sa aking YouTube channel. God bless po.